Yun mga boss, andito tayo sa farm ni na Simeon. So andito yung kanyang mama at nagpapadedi sa mga piglets mga boss. Kasi nangyari kagabi ito mga boss, hindi nga lang natin na video ano. So pumunta tayo dito kagabi kasi nanganak yung kanilang sow dito, yung kanilang inahin. Pero nagka-problema dahil sa bleeding or yung hemorrhage is talagang malakas mga boss yo. Ibig sabihin natin yung dugo mga boss is talagang halos maubos na doon sa inahin kasi nangyari mga boss doon sa ari ng inahin may mga sugat mga boss. Ito kinatay na nga nila mga boss pero andito pa naman yung ari, pakita ko sa inyo. Ito mga boss yung ari na part. Yan, may mga sugat mga boss kasi ang possible na nakikita natin dito. May mga ano kasi sila dito pa ako na nakausli mga boss. So nung malapit na mga anak, siguro naging magalaw yung inahin kaya yung kanyang ari is na sugat-sugat dito sa part ng pigpen boss. So sabi daw is hapon na yun, hapon nag-start. So hapon nag-start na mga anak. Alas 4 tapos hanggang sa kinagabihan kasi hindi nila na stop yung bleeding doon sa may-ari ng inahin. So ang nangyari nag-overbleed mga boss kaya yung baboy nang hina. Hanggang sa pagdating na nga natin dito medyo mahina na yung baboy mga boss. So medyo nahuli tayo. Sabi ko maglapatan ng ice or yellow yung sugat. Kaya nga lang medyo nakalabas na yung mga dugo na marami mga boss kaya yun, nang hina yung inahin nila. Then eventually mga boss yun nga namatay talaga. So ito pa nga yung mga beak sa loob na ibay. Andito pa sa labas mga boss, patay na. Ito naman yung mga natitirang piglets na ilabas mga boss. Nakadede daw ito ng colostrum kaya maganda. So ang itinuturo natin sa kanilang pagtsutsupon mga boss or yung mixing is yung dati nating ginagawa sa ibang mga farm. Ito mga boss na ano, pork o milk mix with ano, ordinaryng gatas, bear brand, tapos LFV, tapos dextrose powder. Ang wala natin dito ngayon is yung Yakult mga boss. So may video tayo niyan, pakita ko sa inyo mga boss yung video natin. At pagka nagawa natin ito mga boss, masabi kong kaya namang isurvive yan mga boss. So ito day 1 pa lang mga piglets, medyo malalaki nga yung piglets nila mga boss eh. Ito mga boss, yung mga beak natin, so apat na lang yan ano. So itong apat na to is ipo-foster feed natin mga boss. At sige. So ito, meron tayo ditong booster feeds. Magagamitin natin kasi yan sa susunod. Tapos ito mga boss, pork o milk. Ito yung gatas ng baboy. Tapos meron tayong elikvi. Tapos ito, Aprolite in case na magtae. Kailangan meron nakahanda. Tapos ito, dextrose powder mga boss. Ang gagawin natin, titimplahin natin yung pork o milk na yan sa ano. Siyempre sa tubig. Tapos haluan natin ng dextrose powder saka LFV. Ayan. Ito mga boss yung gagawin natin ano. So ito, kinunti ko lang yung mainit na tubig kasi lagyan natin ng medyo hindi mainit na tubig mamaya para maka-dede na yung mga beef. Ang gagawin ko, meron tayo ditong bear brand saka pork o milk. So hindi muna tayo magtitimpla ng marami kasi apat lang yan, di pa sanay sa gatas. So para hindi masayang naman mga boss yung gatas. So ano lang, kukuha ko dito ng sa ganitong baso. So yan, so mga isang kutsara pero hindi ko pupunuin masyado, tapos isa nitong bear brand naman. So hindi ko rin pupunuin yung kutsara. So yan, kumuha na ako mga boss ng ano, isang kutsara ng pork o milk. Tapos kukuha naman ako dito sa bear brand. Tapos ito mga boss, isang kutsara. Maliban po sa gatas mga boss, per week mag-inject tayo ng B-complex dito, 1 ml. So para bumilis yung kanilang paglaki.
Okay? So may gagawin tayo, hindi lang natin talaga i-chuchupon to mga boss. Ngayon lang kasi ano sila eh. Medyo nagugutom na. So nagpadidi na tayo mga boss. Hindi lang natin na video kasi ako yung humahok ng chupon eh. Bali, konti lang yung nabawas nila muna. Ito lang. Hindi makita. Ayan, konti lang nabawas mga boss. Kasi ano pa lang, sinasanay pa lang natin sila sa lasa ng gatas. Pagkasanay na yan, maghahanap na rin yan mga boss. So yun mga boss, at pumunta tayo ulit dito sa ngayong umaga kay Ate Dina. So sa mga ganitong cases mga boss, kailangan natin maturuan talaga silang kumain. So painom na muna ng gatas, tapos eventually mag-transition tayo doon sa dry feeding mga boss ng booster feeds. So yun, so pwede namang i-survive yan mga boss. Sinabihan ko na si Kuya Simeon sa kanyang gagawin. Gayahin lang yung nasa video natin dati, yung ginawa natin kina Ate Dina at kina Kuya si Marie mga boss. So pwede ninyong gawin yun mga boss, para din at least pagka ganyan na namamatayan tayo ng inahin, tapos may mga piglets na natitira, is kaya pa namang i-survive yan mga boss. Yun, salamat po. At ito nga, nagpapadede muna si nanay, yung mama ni Kuya Simeon, para maalalayan mo yung mga piglets mga boss, kasi hindi pa yan nakaka-dede ng gatas. Maliban dun sa colostrum na nadidi nila kagabi, is hindi pa yan nakadede, kaya ito. At nagtitimpla si nanay para makadede yung mga piglets. So yun lang muna, tapos update tayo kay Kuya Simeon, tapos i-check natin yung mga piglets after ilang araw kung makakaya namang i-survive yan eh. Pero check natin mga ilang araw mga boss. Yun, salamat po sa inyong palaging pagsubaybay sa ating mga video. Salamat po sa Diyos. God bless po and bye-bye.